Malungkot pero nakakagalit na balita. Yan po, court denies Laila De Lima's petition for bail. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. So yan po, ano? Yan po ang malungkot na balita. Matagal na natin itong hinihintay. Bagamat tayo ay alam naman natin na hindi naman 100% makagrant yung petition for bail ni dating Senadora Laila De Lima, pero sa mga nakaraang mga araw, napakaraming mga bagay na matibay ang ating paniniwalang maigagrant yung petition for bail. Ano? Alimbawa, yun na mismong acquittal niya dun sa pangalawang kaso. Acquitted na siya sa unang kaso doon nung 2021 pa. Acquitted na rin siya sa pangalawang kaso. So ibig sabihin, pare-pareho lang naman yung mga kaso na yun. Actually, yung tatlong kaso na yun, pare-pareho lang ang akusasyon kay dating Senadora Laila De Lima. Ha? Conspiracy. Conspiracy to commit drug trading. Ibig sabihin, ha? Mayroon daw sabwatan sa pagsasagawa ng pagninegosyo ng droga galing sa Bilibid. Nakakapagnegosyo pa daw yung mga drug lords. At napoproteksyonan daw ito ni dating Senadora Laila De Lima nung panahon na DOJ secretary pa siya. Pare-pareho yan. Doon sa unang kaso na na-dismiss 2021 pa, yung pangalawang kaso na na-dismiss na acquit. Hindi po, sorry ah, yung unang kaso na acquit din siya 2021 pa, yung pangalawang kaso na acquit din siya nitong May 12. Itong pangatlong kaso na lang ang natitira. Pero pareho din lang naman ang akusasyon sa kanya diyan, mga kabunyog. Conspiracy to commit drug trading. Conspiracy, ibig sabihin sabwatan. Drug trading, yung pagbebenta ng droga. Yun yung kaso sa kanya mula pa doon sa simula. Yung unang drug case na na-acquit siya 2021, yung pangalawang drug case na na-acquit siya 2023 nitong May 12. Itong pangatlo, sa totoo lang mga kabunyog, si dating Senadora Laila De Lima, napakapasensyoso dyan. Napakapasensyoso sa ano na yan. Kahit alam niyang kung ano-anong ginagawa na delaying tactic sa kanya. Kahit kung ano-anong ginagawa ng Department of Justice, anong lagi ang sabi ni Attorney Bonita Cardon pag naririnig kong ini-interview siya? Kasi pagkakatapos ng hearing, nagpipress briefing si Attorney Bonita Cardon. Pag tinatanong siya ng media, ano po bang masasabi niyo, Attorney? Galit po ba kayo? Sa nangyayari ngayon? Sabi niya, hindi. Kasi sabi, mahigpit daw ang instruksyon ni dating Senadora Laila De Lima na maging pasensyoso. Maging pasensyoso. Kasi ang iniisip ni dating Senadora Laila De Lima, itong pangatlong kaso niya ay magagrant naman ang bail niya. Makalaya lang siya dyan. Okay, ano na siya? Kumbaga, kaya nga rinireserve nila eh. Ibig sabihin, rinireserve, kinokontrol yung emosyon. Kahit nung ano yan eh, kahit nung ginawa nila ng secretary, ng mga prosecutors ng Department of Justice, naalala nyo naman kung ano-ano mga pinagagawa ng prosecutors ng Department of Justice, ha? Una, doon na lang sa na-acquit niyang kaso, ay di ba tapos na sana yun, ha? Sarado na yung trial. Sarado na yung trial noon kung naaalala nyo. For resolution na. Anong ginawa ng mga prosecutors ng DOJ? Nag-motion pa rin sila na i-reopen yung trial. Nag-motion pa rin na i-reopen yung trial. Kahit napagkaisahan na natapos na yung presentation ng evidence, for resolution na.
Anong ginawa ng mga prosecutors ng DOJ? Kinaumagaan, nag-urgent motion for reopening of the trial and for presentation of rebuttal witness. Oh, ngayon, nung tinanong si Attorney Bonita Cardon, ano po bang masasabi niyo sa ginawang ito ng prosecution? Sabi ni ano, wala kaming magagawa. Sa totoo lang, sabi ko, naalala niyo, sabi ko, kung akong abogado dyan, magagalit na ako eh. Ha? Naalala niyo yan, mga kabunyog? Kaya lang sabi ko, mukhang mabuti ito si Attorney Bonita Cardon, napakabait. Mukhang ito yung kinuha ni dating Senadora Leyla de Lima na laging magbe-briefing sa press pagkakatapos ng kada hearing kasi masyadong calm, masyadong mabait si Attorney Bonita Cardon. Calm talaga siya. Ha? At sabi ni Attorney Bonita Cardon, kabilin-bilinan sa kanila ni dating Senadora Leyla de Lima na wag magagalit kahit na nakakagalit na ang nangyayari. yun. Diyan sa ano na yan? Diyan sa kaso na yan. Yung third case na yan. Di ba nag-file ng ano dyan? Dito nga, petition for bail si dating Senadora Leyla de Lima. Anong ginawa dyan ng prosecutor? Sabi ng prosecutors, hindi pa sila ready kasi magulo pa raw yung kanilang markings ng kanilang exhibits at hindi pa sila makaka-offer ng kanilang evidence. Naalala nyo yun, mga kabunyog? Diba? Dito yun sa ano na to, RTC na to, itong third case. Ha? Nung inaasahan natin na May 8 yata yun, May 8 o May 5, dapat mag-decide na yung RTC, Regional Trial Court Judge, nagbiglang nag-motion na naman yung mga prosecutors ng DOJ, hindi pa raw sila pwedeng mag-offer of evidence kasi magulo pa raw yung kanilang mga markings of exhibits, kailangan daw nilang ayusin, magulo pa daw. Nang tinanong na naman si Attorney Bonita Cardon dyan, anong sabi ni Attorney Bonita Cardon, yung abogado ni dating Senadora Leyla de Lima, sabi niya, naintindihan namin na ang side ng prosecution, talaga namang nakita namin, marami pa silang isa sa ayos sa kanilang markings of exhibits. Imaginin niyo yan. Napakabait ng kampo ni dating Senadora Leyla de Lima. Lahat ng ginawa ng prosecution, laging ang sinasabi ni Attorney Bonita Cardon na uunawaan namin, mayroon marami pa talaga silang isasa. Tapos ngayon na naman, 'di ba? Nung June 5, inaasahan natin ia-announce na in open court yung decision dito sa bail. Oh, tinanong na naman si Attorney Bonita Cardon. Attorney Tacardon, ano po bang masasabi nyo? Sa tingin nyo po ba hindi po kaya masyado na itong nadidelay? Kasi hindi pa rin na-desisyonan ng judge yung petition for bail ni dating Senadora Leyla de Lima. Ano na naman ang sabi ni Attorney Bonita Cardon? Nauunawaan namin kasi napakakapal ng anong ito. Napakaraming mga dokumento ang kailangang pag-aralan ng judge bago siya makakapag-decide sa petition for bail. Kumbaga napakamaunawa ina ng kampo ni dating Senadora Leyla de Lima, panay pang-unawa. Ha? 'Di ba? Grabe, sa totoo lang. Sabi ko nga sa inyo, kung ako siguro ang abogado ni dating Senadora Leyla de Lima sa ginagawa ng prosecution diyan ng mga prosecutors ng DOJ, magngingit-ngit na ako. Kaya lang anong laging sinasabi ni dating Senadora Leyla ni Attorney Bonita Cardon, kabilin-bilinan daw ni dating Senadora Leyla de Lima magtimpi. Hayaang gumulong ang hustisya. Sa totoo lang, kami na lang yata ang matapang diyan na nagki-criticize, sila Colex Suliman, kami nila yung mga PMTJR vloggers. Pero pag si Attorney Bonita Cardon, nakikita nyo pag nagbe-briefing siya, laging tinatanong siya ng media eh, Attorney, hindi po ba kayo magagalit na parang na-delay na naman? Wala, sabi ni Attorney Bonita Cardon, nauunawaan namin. Ano? Mamaya mga kabunyog na alas 7, i-discuss namin to. Naghahanap ako ng abogado mula sa kampo ni dating Senadora Leyla de Lima na mai-interview ko. Sana may ma-interview ako mamaya. Mamayang alas 7.
Kung wala man, kasi nagkakaroon yata sila ngayon ng emergency meeting, yung mga abogado, hayaan nyo, gagawan ko ng paraan. Pero sa totoo lang, hindi na ito maganda eh. Ha? Nakakagalit na. Ako, kinukontrol ko din kahit papano ang komentaryo ko dito eh. Ang ginagawa ko lang, nag-i-explain na lang ako eh. Kasi ang parang ang tingin ko, ang gusto ni dating Senadora Laila De Lima, wag na munang magkomentaryo na magkomentaryo kasi para mabigyan ang judge ng freedom sa pagdidesisyon. Yung tipong hindi siya makaramdam ng pressure. Pero hindi talaga eh. Mahirap sabihin na hindi nakakaramdam ng pressure ang judge sa kasong to. Diba? Mahirap sabihin. Ewan ko mga kabunyog. Ha? Ayaw ko na munang magbasa ng mga comment dito. Alam ko marami na namang mga pulangaw na sumisingit dito. Ano ba ang mangyayari ngayon? Ang malungkot niyan mga kabunyog, ang ibig sabihin niyan, kaya hindi i-grant yung bail, ang ibig sabihin po niyan, the evidence of guilt is strong. Yun lang. Yun lang yung dyan eh. Ha? Yan lang yung reason na sasabihin dyan ng judge. The evidence of guilt is strong. So, kung ang evidence of guilt is strong, anong mangyayari? Di ba matatapos na yung prosecution mag-present ng kanilang mga testigo at ebidensya? Ang sabi hanggang na lang June 26 eh. May hearing June 19, last na hearing June 26. Yun yung last na araw para sa prosecution para i-present yung kanilang witnesses. June 26. Ang sabi ko, pagkatapos ng presentation sana niyan ng prosecution, nakikita ko kay Attorney Bonita Cardon, magmo-motion siya for demurrer to evidence. Ibig sabihin, hindi na sila magpipresent ng defense evidence, hahayaan na nila ang judge na mag-decide. Anyway, wala namang na-prove ang prosecution. So ang tawag po doon, demurrer to evidence. Yun yung nakikita kong move ng kampo ni dating Senadora Laila De Lima. Kung nag-grant yung bail ngayon, magpapatuloy ang pag-present ng evidence ng prosecution hanggang itong June 19 at June 26. After June 26, mga formalities na lang yan, offer of evidence. Pagkatapos niyan, yung defense na. Ang nakikita ko, kung nag-grant yung bail ngayon, para mapabilis na ang pagtapos talaga ng kaso, magmo-motion na for demurrer. Ibig sabihin, papadesisyon na hindi na magpe-present ang defense ng defense evidence. Kasi sa tingin ng defense, wala namang napuprove ang prosecution. So in that way, matatapos na yung kaso. Matatapos na. So yun sana yung nakikita nating senaryo. Pero sa ginawang ito ng judge, hindi grinant yung petition for bail. Ibig sabihin, ang ruling ng judge dyan, the evidence of guilt is strong. So kung ang evidence of guilt is strong, hindi pwedeng magdemurrer. Hindi pwedeng magdemurrer. Mahirap isugal yan. Sabi ni Maria Jose Yasmin Rodriguez Ibangilio, meaning sa denial ng bail attorney, pwede na ikukonvict na si Laila. Hindi naman po. Hindi naman automatic yun. Kaya lang, ang sinasabi ko po, yung demurrer to evidence na pwede sanang gawin, ano po bang ibig sabihin ng demurrer to evidence? Ang demurrer to evidence, pagkatapos mag-present ng prosecution ng kanilang mga testigo at ebidensya, pwedeng may option ang defense na hindi na mag-present ng defense evidence. Pwede ba yon na hindi na mag-present ng ebidensya ang defense? Pwede. Para matapos na yung kaso. Kumbaga, ma-acquit na. Paano po yon? Magmo-motion for demurrer. Ang ibig sabihin, hindi na magpipresent ang defense evidence, hahayaan na ang judge na mag-decide based sa na-present ng prosecution. Bakit magdi-demurrer? On the ground na wala namang na-prove ang prosecution. So pero dito, kung may pronouncement ang court, ang judge, na the evidence of guilt is not strong, hindi ka pwedeng mag-demurrer. Hindi ka pwedeng mag-demurrer. Nakukuha niyo ba mga kabunyog? So ibig sabihin, kung hindi pwedeng mag-demurrer,
mauobliga pa ang defense na mag-present ng kanilang evidence. At kailangan mag-present ang defense ng strong evidence para ma-counter yung prosecution. Kasi nagsabi na yung judge, the evidence of guilt is strong. So, hindi pwedeng madaliin ng defense yung kanilang mga ebidensya at testigo. Kailangan mag-present sila ng magagaling na argumento at ebidensya para ma-counter yung sabi ng judge that the evidence of guilt is strong, para makakreate ng doubt, para in the end ma-acquit si dating Senadora Laila De Lima. So, kumbaga, sa madaling sabi mga kabunyog, hindi maganda itong denial ng bail. Bakit? Hindi lang sa point na hindi pa makakalaya si dating Senadora Laila De Lima. Ang isa pang punto dyan, na deny yung bail kasi sasabihin ng judge, the evidence of guilt is strong. Ngayon, sasabihin ng judge, the evidence of guilt is strong, kaya denied yung bail. Ibig bang sabihin yan, makukonvict na si dating Senadora Laila De Lima? Hindi pa po. Kasi hindi pa naman nagpipresent ng ebidensya ang defense. Ang decision ng judge na i-deny yung bail is solely based on the evidence presented by the prosecution. Doon po kasi sa bail hearing, hindi naman nag-present ng ebidensya at testigo ang defense. Ang nag-present lang po doon, prosecution. Tama po ba yun na hindi naman nakapag-present ng testigo ang defense? Yes! Kasi po, kapag bail hearing, petition for bail, ang may burden of proof na magpakita that the evidence of guilt is strong ay ang prosecution. Yan po yun. Tama si Rining Kaluwag. Kailangan na ngayon mag-present ng evidence ang mga abogado ni dating Senadora Laila De Lima. Pwede sanang hindi na mag-present ang mga abogado ni Laila De Lima. Ang tawag po doon, demurrer. Ibig sabihin, pagkatapos mag-present ng prosecution, sasabihin ngayon ng kampo ni dating Senadora Laila De Lima, ano yan? Hindi na kami mag-present ng defense evidence, wala namang na-prove yung prosecution. So in that way, matatapos na yung kaso. Matatapos na yung kaso. Pero dito hindi. Matatagalan pa ang kaso kasi mauobligang mag-present ng defense evidence. Kung abutin niya ng 1 year, 2 years, ang defense evidence. Kasi siyempre pag nag-present yung defense ng testigo, o magpe-present ng testigo, direct testimony yon. Pagkatapos ng direct testimony, magkukross-examine na naman yung mga prosecutor. Ganyan po ang procedure niya. Matatagalan pa ang kasong ito. Ibig sabihin, matagal pa na nakakulong si dating Senadora Laila De Lima. Kasi kung titingnan natin ngayon, nasa kalahatian pa lang ang kaso. Nasa kalahatian kasi prosecution pa lang ang nagpe-present, ni hindi pa nga tapos mag-present ang prosecution. Diba? Grabe to mga kabunyog. Naaawa ako kay dating Senadora Laila De Lima kasi magtatagal pa siya sa kulungan. Magtatagal pa siya. Ha? Grabe ito. Ako sana ang nakikita ko, alam ko na pinaliwanag na ni nakukuha ko yung punto ni Attorney Bonita Cardon. Ha? Ang plano nila kung makapag-bail si dating Senadora Laila De Lima, ibig sabihin mahina ang ebidensya sa tingin ng judge. So, pag nakatapos na ang prosecution, ang option ng defense, pwedeng hindi na sila mag-present ng defense evidence. Demurrer na. Ibig sabihin, padesisyonan nila yung judge. O, di ba? O, di pag nagdesisyon ang judge, deny, ay granted ang demurrer. O, ibig sabihin, acquitted. Tapos na ang kaso ni Laila De Lima. Dito hindi. Mahihirapang hindi pwede ditong mag-demurrer. Ha? Ha? Kung ako, hindi ako mag-demurrer dyan. Bakit? Nagsabi na ang judge, the evidence of guilt is strong. Grabe to mga kabunyog, nakakalungkot talaga. Ang problema kasi dito, gumagalaw talaga ang kapangyarihan, kunik ang ano. Kahit pag-aanong sabi ni Digong, pangalanan ko na, kahit paanong sabi ni Digong, na wala naman akong interes sa kaso ni Laila De Lima, hindi ako nakikialam dyan. Hindi ako nakikialam dyan. Maniwala naman tayong hindi nakikialam. Ha? Grabe, grabe mga kabunyog. Grabe na ang injustisya kay dating Senadora Laila De Lima. Actually, si dating Senadora Laila De Lima, willing pa na siyang ano, magsakripisyo pa
Pagbigyan ang judge, kahit kung nadidelay, sige, huwag tayong magalit. Parang ganun yung laging sinasabi ni dating Senadora Leyla de Lima. Kung ang sabi ng judge, hindi pa niya madidesisyonan, maghintay pa ng ilang panahon, okay pa rin kay dating Senadora Leyla de Lima. Sabi ki, ang bilin kay Atty. Bonita Cardon, huwag kayong magalit. Si Atty. Bonita Cardon naman, kapag nag-briefing sa press, sinasabi niya, kabilin-bilinan sa amin. Diba? So ito, sa kabila ng pagkilala ni dating Senadora Leyla de Lima ng proseso ng korte, sa kabila ng respeto ni dating Senadora Leyla de Lima sa judicial process, ha? Ito ang nangyari. Yan, mga kabunyo. Sino bang maniniwala na sa sinasabi ni Digong na wala siyang pakialam sa kasong ito? Ha? Si Rimulya naman, kasi kakandidato si Rimulya sa 2025, kailangan niya ang suporta ng Duterte. Kailangan niya ang suporta ng mga diehard Duterte supporters. Oh, alam niya yan eh. Alam ni ano yan, ayaw ni Rimulyang makalaban ang mga DDS kasi nakalaban niya na yan sa isyu ni Bantag. May mga DDS din na supporters ni Tevez. Oh, kailangan niyang bumawi sa mga DDS, sa mga Duterte supporters. Kailangan niyang ipakita sa mga Duterte supporters na hindi niya nilalaglag si Duterte. Ito na yung pagpapakita ni Rimulya. 'Di ba? Ito yung pagpapakita ni Rimulya diyan. Ay, grabe mga kabunyo. Nakakalungkot. Nalulungkot ako kasi hahaba pa ang panahon na makukulong si dating Senadora Leyla de Lima. Kasi denied yung bail. So ang mangyayari dahil denied yung bail, magtutuloy na ang hearing ng kaso. Sa June 19, June 26, magpipresent ng mga ebidensya, testigo, ang prosecution. Kasi hindi pa sila tapos eh. Ngayon, kung hindi pa sila tapos, ibig sabihin, hindi pa tayo nangangalahati sa pagdinig sa kaso na yan. Diba? Hindi pa tapos ang prosecution eh. Ang plano pa nga ng prosecution, 20 pa raw na testigo ang ipipresent nila. Naalala nyo yun? Sabi ni Renato Ramirez, pwede ba mag-MR? Pwede, pero mahirap ang MR. Hindi naman nagagrant yan halos MR-MR na yan. Pwede pong mag-MR. Pero ewan lang kung mag-grant ang MR. Sa totoo lang, anong sabi ng prosecution? Magpipresent daw sila ng 20 testigo. Imagine niyo kung 20 testigo pang ipipresent nila. Grabe, grabe to mga kabunyog. Ako, nagtitimpi na nga tayo eh. Hinahayaan na natin na yung criminal, ano eh, criminal dupe, criminal process gumulong eh. Kahit sa totoo lang, napipiko na talaga rin. Ay, maraming pagkakataon. Mag-iinit ka talaga eh. Mag-iinit ka. Pero nagtimpi tayo. Anyway, mga kabunyog. Oh, tingnan nyo si dating Senadora Leyla de Lima. Hinaharap ang kaso laban sa kanya. Dahil alam niyang hindi siya guilty. O tingnan niyo yung mga guilty. Ha? Yung mga guilty, alam nilang pag nakulong sila, delikado na sila talagang makukonvict na sila. O, ayan na, si Bantag, si Tevez. Di ba? O, nagpapakita ba sila? Hindi, nagtatago sila. O, si Leyla de Lima, hinarap ang kaso laban sa kanya. Sa tatlong kaso na pare-pareho rin lang naman, pare-pareho lang. Dalawa, na-acquit na siya. Pero mga kabunyog, sabi nga ni Noni Lonteamo, may katapusan din ang kasamaan na yan. Totoo po yan. Kaya lang nakakalungkot. Grabe pang paghihirap, sakripisyo ang dadaanan ni dating Senadora Leyla de Lima. Yan po ang nakakalungkot. Yan ang nakakagalit. Yung anak niya, ha? Yung anak ni Rimulya, 3 months lang, tapos na, acquitted. Ay, sus mga, di ba? Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, bunyog,
pagbuklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas. Ang bunyog isisigaw, bunyog.